So yun, mga kapapayan, nandito na tayo sa labas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na wharf. Ngayon, no? Nag-i-snow na talaga. Ito, papakita ko sa inyo. So yun, mga babae, no? Ayun yung tsura niya, no? Yellow na siya. Malaglag itong cellphone. So what's up mga babae, kamusta kayo lahat? Kung tatanungin nyo ako, okay lang. Sana nasa mabuti rin kayong kalagayan ngayon. So araw ngayon ng Sabado dito, kaka-out ko lang galing sa trabaho. So pag-araw kasi ng Saturday dito sa company namin, medyo ano dito, maaga talaga kaming umuwi. Kasi yung mga puti, yung mga Canadian, medyo demanding din sila sa oras, lalo na pag Sabado, gusto nila talaga na matapos ang maaga yung trabaho. Kasi yun nga, syempre may mga plano din sila pag-araw na ito nga, pag-weekend. So kamusta isang buong linggo nyo? Kung ako tatanungin nyo, okay na okay lang, medyo busy kami ngayon. Okay, kasi neto nakarang araw, naka-receive tayo ng blessing galing dun sa company namin. Tontuwa din ako dun, kahit siguro masasabi ng iba na medyo maliit yun, pero kung masasabi din naman ng iba na medyo malaki, pero kung para sa akin, malaki na yun, napakalaking halaga na yun. So Christmas bonus namin yun, nagkabigayan na ng Christmas bonus dito sa company namin. So maraming salamat po dyan sa company namin, dyan sa Panginoon Diyos sa blessing na ibinigay niyo. At meron pang isang blessing mga kababayan, so natutuwa nga kami, lalo na yung mga kasama ko rin dito sa apartment. Yung blessing na yun na ibinigay din sa amin, yan nga, ng employer namin patungkol dito sa apartment. Mamaya natin pag-uusapan yan mga kababayan, kasi bala akong pumunta doon sa may likod. First time ako makakita ng dagat talaga na nag-i-snow. Pupuntahan natin yon, so gagamitin ko si Malib. Pupunta tayo doon. So hindi ko naman dadaan sa snow, lalapit lang kami sa snow, tapos titignan natin yan. First time ko rin makakita ng mga kababayan yung mismong, yun nga, yung dagat na nag-i-snow na dito sa wharf, yung malapit sa amin. So yun nga mga kababayan, pupunta tayo doon sa may wharf. Titignan nga natin yung dagat na nag-yelo na habang pupunta tayo doon, na medyo magkukwentuhan na tayo ng konti. Kasi alam nyo ba mga kababayan, kung bago ko nga dito sa YouTube channel ko, every Saturday kasi, every weekend, talaga sinisikap ko na, yun nga, makauwi dun sa bahay namin, dun sa bahay nila mama at saka nila papa, kasi gusto ko talagang binibisita sila every weekend. So ngayon, magki-Christmas na, meron kaming vacation next week, yun nga, Christmas Eve, tsaka yung mismo Christmas Day. Kaninang umaga, decided na talaga ako na uuwi ako ngayon. Pero netong pag-out, naisip ko na, ayun nga, parang gusto ko na lang rin muna magpahinga dito. Kasi nga, bakit hindi, di ba? Papahinga ako dito. Ayan. Tapos ito, magba-vlog-vlog nga ako. Tapos yun, pupunta na lang ako doon ng Monday after work. So yun mga kababayan, dito na tayo sa wharf. Ayun, napakaganda nung labas, lalabas tayo. Kung hindi nyo alam yung wharf is yung daungan ng mga bangka, yung mga boat. Sa ngayon kasi, wala na yung mga boat dito. Kaya pala inalis nila kasi ganito talaga mangyari. So labas tayo ha. Wait lang mga kababayan. So yun mga kababayan, dito na tayo sa labas. Ito yung sinasabi ko sa inyo na wharf. Ngayon no, nag-i-snow na talaga. Dati, nag-vlog ako dito. Doon ako banda sa dulo na yun. Doon ko ginawa yung vlog na huwag mo na subukan mag-OFW kung hindi mo kayang. Doon sa may dulo na yun. That time, napakaraming bangka pa doon. Ngayon, wala nang bangka dito. Ngayon no, lalapit tayo ng onte. Medyo malamig lang. Pero nakapanlamig ako. Naka-winter boots naman ako. Ito, papakita ko sa inyo. So yun, mga babae no. Ayun yung tsura niya no. Yellow na siya. Malaglag itong cellphone. So doon banda medyo may tubig na. Dito talagang matigas na rito. Yelong yelo na. So kung nangyari pala na hindi nila inalis yung mga boat nila rito, yan yun, may stock dyan yung ano, yung mga bangka nila. Maghintay sila hanggang matunaw yung yelo, ano kaya hanggang summer. Ganyan na yung tsura dito. So ngayon walang masyadong ano rito. Dati pag kahit katong oras, mag-alas 5 na dito, marami po mga tao dito, o may mga o parang mga fisherman dito, may mga business kasi rito dito. Dito yung hanguan eh. Dito nila hinahango yung mga tahong, lobsters dito. O mga isda dito, may mga namimingwit din dito ngayon talaga. Tingnan mo, wala nang halos tao. Ako lang mag-isa, kasama ko si Malib. Say hi Malib. Yon. So ngayon babalik na tayo dito sa may mismong apartment kasi mamaya medyo mag-grocery din ako. Nagpapalambot din kasi ako ng pork ribs, magluluto ako mamaya. So babalik na tayo sa apartment, pag-uusapan natin patungkol dun sa blessing, yung bagong blessing na ibinigay sa dun sa apartment namin ngayon. So let's go. So yun, no? Nakabalik na nga ako dito sa
apartment namin. So medyo nadilim na. Yan, pag-uusapan natin patungkol dito sa apartment natin. Kung ano bang blessing yun. So nag-decide na lang ako na dito sa baba instead of dun sa taas. Kasi yung makasama ko dun sa apartment, medyo nagpapahinga din sila. Siyempre, respeto lang din. Yung blessing nga na binabanggit ko sa inyo kanina pa, mga kababayan, is nilibre kami. Yun, nilibre kami ngayon ng upa, tsaka ng kuryente, ng employer namin. So wala kaming babayaran ngayon, ngayong buwan ng... yun nga, December. So actually, for the month of November yun, nung stay namin dito. So nilibre kami. So kung libre, kung gaano pa ka-importante yung libre na yun. So actually, masasabi ko kasi, yung tinitirahan ko dito, ang upa ko kasi dyan, 250 Canadian dollars. Yung 250 Canadian dollars yung mga babayan, hindi yung lahat ng apartment na nandito sa Canada. So depende pa rin sa lugar yun. So nandito ako sa Morel. Malayo to sa may pinaka ayun nga syudad dito ng Prince Edward Island, isa sa mga provinces na meron dito sa Canada yon, Prince Edward Island. Kung mapupunta ka sa Charlottetown, sa Summerside, or yun nga sa ibang lugar, sabi ko depende sa lugar yon, magmamahal yung presyo ng apartment. So 250 Canadian dollars, napakalaking halaga na para sa akin yun, kasi pambayad ko na rin ang insurance ni Malib yun. Tapos syempre nagbabayad din kami dyan ng kuryente. Yung kuryente namin is halaga nun ano, ang halaga nun is 30 Canadian dollars yun. So ito yung mga kasama ko, bababayan mga yan, may bibili nata. So ito si Marvin at si Kuya Jun. Sabi sa akin kasi, ito si Marvin, kasama ko yung batchmate yan, AIPP, tsaka si Kuya Jun. Yan, dati siyang sailor. So sabi kasi ni Marvin na galing Dubai, hindi niya na ipapaliwanag kung paano siya nakapunta rito. May siya shoutout kasi siya. Ano Bin, pagkakataon mo na to, isang malupitang mabilis. Shoutout sa mga barkada ko sa Dubai, sina Jano, Mark, tsaka lahat ng nakakilala sa akin doon sa work ko sa call center. Yeah. Sophia, shoutout, nagpapa-shoutout ka kay paring Randy, diba? O yun, this is si Sophia, no? Mag-shoutout sa'yo, total, idol mo naman ako eh. Si Kay Jun, Kay Jun! Hi! Shoutout sa taga Cebu! Ayun, si Kay Jun na taga Cebu. Sige! Sa mga taga Vegan at tsaka kay Rosel, flight always. Punta lang kami sa needs. Sige, ingat kayo pre, kay John. So shoutout nga pala kay Sophia. Sophia, kamusta? Salamat sa panonood ng vlog ko. So mabalik tayo mga kababayan, no? Sabi ko nga napaka, yun nga, importante, malaking halaga na para sa amin yung 250 Canadian dollars na yun. Maulit ko lang, sabi ko nga para kay insurance kay Malib yun. Tsaka kung tatanungin nyo naman ako, kamusta yung wifi dito? Yan, free wifi kami rito, Bantosawa. Napakabilis pag nag-upload ako dyan ng vlog. Minsan almost 1 gig, napakabilis, sandaling sandali lang talaga upload sa YouTube. Tapos kung sa tubig naman, okay naman dyan, libre naman yung tubig dito. So masasabi ko na ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoong Diyos. Talaga pinag-pray ko talaga to eh, nung nasa Taiwan pa ako, nasabi ko sana pag nag-Canada ako, loobin niya na mapunta ako sa ano, sa mababait na employer, tsaka syempre mabilis ako makakapag-adapt sa trabaho na papasukin ko. So napaka-thankful talaga ako sa Panginoon kasi ipinagkaloob niya sa akin yung napaka, yun nga, napakabait ng mga employer, tapos trabaho, hindi na mula naman akong complain sa trabaho. At tapos syempre meron pa kami libreng upa para sa buwan yun ng November. Tsaka libreng kuryente na rin. So alam nyo ba mga kababayan, no, gagawa din ako ng vlog siguro mga early next year na patungkol dun sa mga lugar o mga tinitirahan namin dito sa Canada. So papakita ko sa inyo as long as kaya ko yung mga apartment, yung mga bahay na inuupahan namin, tapos yung mga mga iba't ibang lugar, mga room sharing na tinatawag namin dito. So hintayin nyo yun, at least para magkaroon kayo ng idea, malalaman nyo doon kung magkano syempre, tsaka anong itsura nung ganong klaseng halaga ng tinitirahan namin dito, para malaman din ng mga kapamilya namin sa Pilipinas na hindi na ano, isa din sa mga iniisip ng mga kababayan natin dito na ayun nga, yung talagang yung malaking gastos din patungkol dun sa tinitirahan. Papakita ko sa inyo mga kababayan, at least may idea kayo, lalo na sa mga kababayan kong subscribers ko na papunta na rito, at least may idea kayo, di ba? At saka syempre sa mga nagbabalak. So mga kababayan, dito ko na nga rin tatapusin itong short vlog ko. Syempre, kung bago nga dito sa YouTube channel ko, itong YouTube channel ko sa patungkol to sa mga buhay ng mga OFW dito sa Canada. Syempre, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers ko, no, na walang sawa na
sumusuporta sa akin mula sa Taiwan hanggang dito sa Canada. At syempre kung nagustuhan mo itong short vlog na ginawa kong ito, no, please like mo naman at saka subscribe. At syempre press mo na yung notification bell para hindi mo miss yung mga next upload na gagawin kong katulad nito. So sa next vlog ko na lang mga kababayan, stay safe tayo lahat at saka syempre God bless.